guys! It's me, KC, and welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung salt scrub. Sa mga naghahanap ng pampaputi dyan ng kilikili, or mga singit-singit, or mga nagtatry i-achieve na magpanta yung kulay nila, alam ko na paulit-ulit na nating naririnig yung salt scrub. And personally, nag-work siya sa akin, kaya naman gusto ko i-share sa inyo kung paano ko ginagamit at kung ano yung mga ginagamit ko. Isa ko pang i-share sa inyo is yung different ways on how to use a salt scrub. Kasi kadalasan na alam natin, yung salt scrub isang ginagawa lang is binababad siya kapag naliligo. Pero hindi natin alam, meron siyang iba't ibang ways, iba't ibang gamit. Kaya yun yung i-share ko sa inyo ngayon. Isa pa, itong gamit ko ngayon is very affordable and ang bilis ng result niya. Hindi niyo na kailangan maghintay ng weeks and weeks para maghintay. 3 days lang mga CZ, may result na siya. So I have here the Fresh Skinlab Salt Scrubs. May dalawang variants tayo dito. Isa is Milk White Gluta Boost and yung Tomato Glass Skin. And aside from that, meron din tayong dalawang types ng salt scrub. Yung isa is Spa Salt Scrub and another one is the Cream Salt Scrub. Ano nga bang pinagkaiba nitong dalawa na to? Itong Spa Salt Scrub, ito yung dry, walang kahit ano. Ito yung ginagamit natin na common sa pagligo natin, which is nilalagay natin, sinascrub natin sa katawan natin, yung maaligas-gas, yung walang kahit ano. And then, ili-leave natin sa katawan natin ng 2 to 3 minutes. Ginagamit natin to for deep exfoliating. Pwede nyo siyang gamitin sa iba't ibang paraan, tulad nung sinabi ko kanina. And then, nagbibigay siya sa atin ng soft skin and regenerating glow after usage. Ito namang isa na to, from the name itself, it has a cream. Para sila nagbibigay ng soft skin after usage, pero ang pinagkaiba nila, this is for gentle exfoliation. And dahil nga may cream siya, nagbibigay siya ng moisture or nagla-lock-in siya ng moisture after usage. So, pareha sila ng usage. Itong Spa Salt Scrub, pareha silang dry. And then, itong Cream Salt Scrub, pareha silang may cream. Gentle. For the third one, we have the Soothing Gel Lotion, which is madalas na rin nating naririnig. And this is a new version of lotion, which is I love the most. Ako personally, hindi talaga ako naglo-lotion kasi iritang-irita ako. Ayoko nang mainit sa feeling. Pero nung lumabas ang Soothing Gel Lotion, sobrang nagustuhan ko. Ito na yung ginagamit ko for my face and body. I personally love the Tomato Glass Skin kasi ito yung madalas kong binibili. Pero ito, lately ko lang siya na-try and I love it also. Dalawa yung pinakita kong variant pero i-explain ko sa inyo kung ano nga bang pinagkaiba ng tomato and yung milk white. Tomato was made with pteroglass complex enriched with vitamin E. It has a 2x brightening power dahil sa vitamin C and arbutin. Since nasabi nga na may vitamin C siya, itong tomato glass skin is very good for your dark spots, kung may areas kayo na gustong ipantay sa inyong skin. Kunwari ako, isa akong morena, hindi naman ako sobrang dark, hindi ako sobrang morena, pero meron akong mga areas na mas dark pa sa skin ko. So, mostly, I use products with vitamin C para maging, para mag-lighten yung areas na yun at para pumantay siya sa skin ko. While the Milk White Gluta Boost is made with Terra White Complex, ito naman may 2x brightening power of glutathione and milk. Ito naman mga CZ, siguro naririnig na natin yung glutathione, madalas na nating naririnig yan. Yes, ang glutathione is nakaka-help naman siya magpaputi ng mga areas na gusto mong paputiin. Kung gusto mong magpaputi ng skin mo overall, this is very good one. Ngayon naman, I will share how I use the salt scrub. Meron akong dalawang techniques para magamit to. And since magkaiba ang Spa Salt Scrub dito sa Cream Salt Scrub, fun fact muna mga sisi, ang salt scrub po na itong dalawa ay may magkaibang usage sila. Kadalasan kasi pag nag-exfoliate tayo, after that, magkakaroon tayo ng dryness sa skin. So, kailangan nating mag-lock in ng moisture. Kaya meron tayong cream salt scrub. Or meron tayong mga lotion na ginagamit after. And since maganda ang exfoliation sa katawan, I use the salt scrub alternate. So, inuuna ko muna ito. And then, ito next day, tas ito ulit. So, kailangan maalagaan din natin yung moisture after the exfoliation. Kasi kapag hindi natin siya naalagaan, it may cause dryness. And then, yung dryness na yun, magli-lead siya. Kapag nakuskos ng masyado yung mga balat natin sa mga damit or sa mga underwear, sa mga t-shirt or sa mga sando natin, nagkukos siya ng maliliit na mga sugat-sugat, which is yun yung nagli-lead sa pangingitim ng mga singit-singit natin. Kaya kailangan well-moisturized din yung skin natin after natin mag-exfoliate. Una is yung kung paano natin talaga gamitin. First off, maliligo ka muna, magsasabon, magbabanlaw.
Unang sabon after banlaw, saka mo gagamitin itong salt scrub na ito. Itong salt scrub na to, i-scrub lang natin siya all over our body. Tapos i-leave natin siya ng 2 to 3 minutes. And then after that, magbabanlaw tayo. So after natin maligo using this spa salt scrub, kailangan nating mag-moisturize. Ito yung gagamitin natin. So ito is tomato glass skin din. Pareha sila ng variant. Maglo-lotion lang tayo. Pero yung paglo-lotion natin para mas maging effective, bibigyan ko kayo ng tip. After natin maligo, siyempre magpupunas tayo ng towel. Pero bago tayo magpatuyo 100% ng katawan natin, dapat 80% bago tuluyang matuyo yung skin natin, saka tayo maglalagay ng lotion para mas ma-absorb ng skin natin and mas maganda and mas smooth yung magiging or yung mangyayari sa skin natin. So ito naman, paano siya gamitin? Ganun lang din, parehas lang din. Ang pinagkaiba lang nila is ito may cream siya, tapos smoother yung iyong skin after usage. Ngayon mga sisi, i-share ko naman sa inyo yung isang hack ko para dito sa salt scrub na to. I use this multi-use na spa salt scrub kasi ito yung pwede mong gamitin kahit saan. Pwede mo siyang i-mix with something else. Pag ginagamit ko to minsan, pinahalo ko siya dito sa soothing gel lotion. Paano ko ginagawa yon? So make sure mga CZ, nasa CR nyo na ito paghaluin. Kasi itong spa salt scrub, medyo mabilis siyang matunaw. Kaya kapag sa CR nyo siya mismo ginawa, mas mararamdaman nyo pa yung pagka-scrub ng skin nyo. Although hindi siya yung super bilis matunaw na parang 5 seconds, hindi ganon. Parang a minute, saka siya matutunaw. Kaya I suggest na a minute before kayo pumasok sa CR or sa CR nyo mismo gawin yung pagmimix na to. So kumukuha lang ako ng 1 tablespoon nito and then 2 to 3 tablespoon naman ng salt scrub. Tapos pinagahalo ko sila. Ang nangyayari, para siyang nagiging cream salt scrub, pero mas harder or mas mararamdaman mo yung scrub niya. Pero soft pa rin siya after. Another way to use this is yung pagsascrub, diba? Sa foot spa, minsan sinascrub yung mga paa natin bago tayo mag-foot spa. Or madalas talaga, sinascrub yung mga paa natin bago tayo mag-foot spa. Kaya, isasuggest ko sa inyo, kung gusto nyo maranasan yung mas deep cleanse na foot spa, ganun yung gawin nyo. Gamitin nyo rin yung ginagawa ko, pinagahalo ko silang dalawa. Sobrang effective niya magtanggal ng kalyo kasi napapalambot niya talaga yung mga kalyo, yung mga dumi, pwedeng matanggal talaga. Kasi nga, mas soft siya dahil mas moisturized siya. So I will now share my experience using this. Ito yung before and ito yung after kung saan ko siya ginamit mga CZ. And I really enjoyed using this product. Kasi sa totoo lang, dati kapag sinabing salt scrub or kapag sinabing body scrub, ayoko talaga kasi meron sa akin after, ano, parang after effect na sobrang nangangati yung katawan ko kahit anong scrub yung gamitin, kahit araw-araw ko siya gamitin. Kaya medyo nasistress ako, medyo na-anxiety ako na scrub na naman ba? Makangati na naman yung katawan ko. Ngayon, now that I'm using this fresh Skinlab, hindi na nangangati yung katawan ko. Mas gentle na siya pero deep cleanse pa din. Nagustuhan ko rin yung effect niya sa akin kasi ang bilis talaga. Tapos ang moisturized talaga ng katawan ko after ko gamitin to. Nakakaloka talaga. Kahit sa mukha ginagamit ko yan kapag magme-makeup ako or whatsoever, sobrang effective talaga. Ngayon, confident na ako gamitin ng mga salt scrub kapag naliligo kasi hindi na ako nakakaramdam ng kung ano-anong pangangate or irritation. I am highly recommending this to you guys and for sure ma-enjoy nyo rin yung paliligo nyo after this. Bye-bye na tayo sa mga libag 2022 na mga CZ. Ayan. This is must try and highly recommended mga CZ. Kaya naman, kung gusto nyo bumili, meron akong link sa baba. Maglilive ako ng link sa baba mga CZ kung gusto nyo ma-direct na mapunta na doon para hindi na kayo mahirapan na maghanap pa. Ayan, maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy nyo yung video natin for today. And kung may questions kayo, just leave it down there on the description box or on the comment box or comment section below. Salamat sa panonood and I will see you on my next video and spread your wings as wide as you can. Bye!